Empleyado ng bangko, pero ang kaharap ngayon ng first-time daddy na si Michael Figalkin, paghuhugas ng bote, pag-aayos sa mga damit at pagtitimpla ng gatas si baby. Kakapanganak lang na misis niyang siluan itong June 5 at sinusulit niya ang 7 araw ng paternity leave para alalayan ng kanyang pamilya. Kailangan pa ako nila eh, para sa pag-aalaga din. Kasi mahirap para sa nanay lang mag-isa sa bahay na gagawin niya lahat. Pero dahil na cesarean section siluan, gusto sana mag-extend ng paternity leave ni Michael. Pwede na niyang gawin yan sa ilalim ng probisyon ng bagong expanded maternity leave law. Pwedeng ipasa sa kanya ng misis ang 7 araw ng maternity leave. Kailangan ko siya kasi hindi pa kaya ng katawan ko. Hindi pa ako fully recovered para gawin lahat ng mga trabaho. Pero hindi lahat ng mga ama katulad ni Michael na game na harapin ang mga obligasyon ng pag-aalaga ng bagong silang na anak. Sa isang pag-aaral ay sinagawa ng Promundo, isang organisasyon sa Amerika na nagsusulong ng gender equality. Wala pa sa kalahati ng 12,000 kalalakihang sinurvey nila ang gumamit ng paternity leave bilang bahagi ng kanilang karapatan bilang empleyado. Mas gusto raw kasi nilang magtrabaho kaysa mag-alaga ng bata. Eh dito sa Pilipinas, ganito rin kaya ang pananaw ng mga kalalakihan. Maghanap buhay o mag-alaga ng bata? Maghanap buhay. Bakit? Mas komportable ako sa ganun eh. Maghanap buhay, boss. Bakit? Kasi ano sir eh, ganun na po yung nakasanayan natin. Kailangan po maghanap buhay yung lalaki. Maghanap buhay po. Bakit? Para po, kasi ako po yung padre di pamilya. Sa tingin ng isang sociologist, hindi pa rin nawawalan ganitong mga papel o gender roles pagdating sa pagpapalaki ng mga anak. Before, if you look at the sociology of gender roles sa pamilya, talaga nung araw, ang expectation talaga ay ang nanay, since siya ang nanay, siya ang dapat mag-alaga sa bata. Dahil nga, ang kadikit palagi niya nung araw ay yung superiority ng trabaho ng lalaki. Pero unti-unti na raw itong nababago. Basta't may bagong miyembro ang pamilya, may bata, no matter what your role is, diba, kinakailangan dyan, ikaw ay maging part ng buhay ng bata at makipag-bond ka sa anak mo. Si Michael naniniwala rin hindi lang nagtatapos sa paghahanap buhay ang obligasyon ng isang ama sa kanyang anak. Kailangan talaga ng mga tatay mag-provide para sa pamilya niya. Pero para sa akin, importante rin na magkaroon ng time, especially yung pagkapanganak pa lang ng baby, na maasikaso sila lahat. Yung mother tsaka yung baby. Tsaka yung bond nila ng father tsaka baby. Ivan Merina, GMA News.